Magandang hapon sa inyong lahat. Napapapasensya ninyo, medyo namamaos ako dahil araw-araw, madalas ako nung nag-uwiti, nag-ipag-usap, nakakawa sa sakit. Dahil halos araw-araw, meron kami kinukontak na free clinic. No? Ang malakihan namin ginawa last time sa Antipolo, sa kabundukan ng Barangay San Jose, sa Antipolo. Kami ni Arman, sabi nga niya, nung nagkita kami sa Facebook, so tignan nyo yung nagagawa ng internet, no? Maraming nagkakaroon ng koneksyon dahil sa gamit ng internet, no? Siguro, later on, I will explain to you kung paano natin gagamitin ng tama ang internet. Pero ngayon, gusto kong simulan yung aking message sa inyo na kami po sa aming maliit na kakayanan ay tumutulong through the Beautiful Heart Foundation and ang Batang Musmus Movement, no? Sa mga mahihirap dito sa Pilipinas. Sa buong Pilipinas na halos, we started in Mindanao. Now we are going to the north side of the Philippines, here in Manila, in Laguna, in Quezon Province. So napakarami ko nang naikot sa buong Pilipinas, sa Palawan, no? And I'm very happy that I think this is my first time in Quezon City, no? Ang isang rason kung bakit ako na-attract sa mga ginagawa ni Arman D. Novo and of course the wife, no, yung advokasya nila sa edukasyon ng mga bata through the Grace of Christiano Islam Peace Library. No, dahil ang aming foundation ay hindi lang sa pangangalaga ng kalusugan ng may sakit, no, na matatanda, mga bata, kundi tinitingnan din namin yung edukasyon, no? Nagbibigay kami ng libreng mga training programs, no? In fact, we started with a reading program in Davao City, a summer camp reading program way back in summer of 2010, no? Meron kami librong sinusundan, meron isang mga parang nag-aaktong guro, binabasahan yung mga bata, pinapaliwanag. So, parang kung ano yung ginagawa ng Chris Library, I think, no? Halos magkatulad sa ginagawa namin sa aming Batang Musmus, no? So ngayon, gusto ko ipaalam sa inyo, I would like to welcome, no, kapakilala po muna si Dr. Caseria. Nursing Dean, Dean Ramos. So, ipagpapatuloy ko yung aking mensahe, no, na ang kalusugan at ang edukasyon ay halos magkapatid, no? Hindi tayo magiging malusog kung tayo ay hindi nag-aaral, nagpapusa, di ba? Kung tayo ignorante, mas madali tayo magkasakit. Tama? No? So hindi natin mailalayo ang edukasyon sa kalusugan. At ang kalusugan, hindi rin natin mailayo sa kahirapan. Kung hindi tayo malusog, tsansa magiging mahirap tayo. Di ba? Kung mahirap tayo, minsan hindi tayo nagiging malusog. Tama? Anong dahilan kung bakit hindi tayo nagiging malusog kung tayo isang mahirap? Maliban sa kamangmangan, maliban dyan. Unang-una, wala tayong pampiling, tapos pagkain. No? So malaki ang aming ginagawa sa Beautiful Heart Foundation sa Kambatang Musmus. Na every now and then, nagpapakain kami sa mga batang bandores. No? So nakita ninyo yung mga programa, kadugtong lahat yan. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang kalusugan, hindi natin pwedeng ihiwalay ang edukasyon, no? Hindi natin pwedeng ihiwalay ang nutrisyon, at hindi rin natin pwedeng ihiwalay ang pamahalaan. Tama? Dahil tayo nagiging mahirap minsan, no? Dahil sa kagagawan ng mga namamahala. Tama? Dahil sa kulang na servisyo ng pamahalaan. So, magkadugtong-dugtong, no? Hindi natin pwedeng sabihin na, oh, ito na ang problema, kalusugan lang. Oh, ito na, edukasyon lang ang problema. Sa kabuuan, no? Iisa ang ating problema, no?
At para natin ba masolusyonan ang problema, anong kailangan sa tao? Anong dapat gawin ng tao? Ha? Number one, pakikialam. No, yung meron tayong concern sa sarili natin, sa ating kapwa, at sa ating pamahalaan. No? So dapat yun ang binubuhay ng Beautiful Heart Foundation. We care. No? We care for the sick. We care for children. We care for education. We care for the good governance of this country. No, makikialam tayo, makikiisa tayo. No? Pag yan nawala sa atin yung pakikialam at pakikiisa, malaki-laking problema, di ba? Arman? Arman, no? No? So, itong ginagawa namin ni Arman, napakaliit na bagay. Pero ito yung isang simbolo ng pakikialam. No? At yung aming tinatawag na we care for our fellow men. Especially ngayon, no, Heart Month, no? Hindi lang Pasko dapat tayo magkakaroon ng pagmamahal, no? Ating kapwa. Dahil ngayon buwan ng puso, no? Ipakita natin na tayo ay nagmamahal sa ating sarili, sa ating kalusugan, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay. No? Tama, tama. Una yan, umahayos sa sinasabi ko. Ano, malakas dapat. Ipakita natin. Kasi dahil kung walang pagmamahal, no? Wala kami dito ni Arman, wala kami ni Dukora, wala kami ni Tim dito. No? So ang pag-asa ng Pilipinas, yung pagmamahal. Tama? Ako. Ha? No? Nasa puso. Di ba? Ako. Kaya, ang Bakang Musmos to the Beautiful Heart Foundation of Isisa. Parang Isisa, we are trying to bring truth to our trust. We care, we love people. No? Sana ito ginagawa namin. Mahawaan kayo, no? Nasa inyo din maliit na paraan, eh, pwede kayong magbahal, magkialam, maging concern sa ibang tao. So, yun lang po ang aking insight at magandang umaga sa inyo lahat.